Hi everyone, thank you for watching. Ngayon gagawa naman tayo ng kamote donut. Pero itong version na to gamit yung patatas. Ito po yung mga ingredients na kailangan natin. Unang hakbang, paghaluin muna natin lahat itong mga dry ingredients. Lagay ko lang itong all-purpose flour. Next, instant yeast. Ito yung pinaka-importante, unang ihalo sa harina. Tapos add natin yung asukal. Paghaluin lang mabuti. Until ma-well combined. Katapos lagay natin yung oil. At gradually add na rin natin itong tubig habang dahan-dahan natin inihalo sa harina. Hanggang sa ma-achieve yung ganitong texture. Ngayon pwede na natin ihalo yung nakamash na kamote. Pero dahil wala akong available na kamote, gamit ko na lang yung patatas as substitute. Lutuin lang yung patatas na may asukal bago durugin gamit yung tinidor o potato masher. Ito na yung mixture ng harina at nakamash na patatas. Paghaluin lang natin hanggang sa wala na yung buo-buo. Ito na yung final outcome ng dough natin. Takpan lang natin ng cloth o cling wrap at rest natin 30 minutes to 1 hour. After 1 hour with that temperature 28 degrees, ito na po yung itsura ng dough natin. Ilipat ko lang sa working board at konting masa lang yung kailangan natin. Dust na rin ng flour kasi medyo basa yung dough natin. Para iwasan lang na dumikit. At medyo madali yung pag-roll natin. Pagkatapos inid, i-roll lang natin at hatiin ng pantay-pantay. Depend na lang po sa gusto nyo na sizes o laki ng donuts. Ito na yung naka-roll out na dough. Press lang natin at i-hold mapabilog. Repeat lang natin yung proseso hanggang matapos i-hulma lahat ng donut. Pagkatapos hulmahin, kailangan natin i-dip sa itlog. Prepare lang natin itong naka-whisk na egg at saka breadcrumbs. Kailangan i-dip lang ng mga few seconds kasi madaling lumambot yung dough natin. At i-coat agad ng breadcrumbs. At ihulma lang ulit kapag nilagyan ng breadcrumbs kasi nadideform siya kapag binabad sa itlog. Pagkatapos i-coat ng breadcrumbs, takpan lang natin ng cloth at i-rest natin ng mga 20 minutes. After 20 minutes, pwede na natin lutuin yung donut. Siguraduhin na mainit yung mantika bago nyo ilagay yung donuts. Lutuin lang mga 3 to 4 minutes, mid to high fire. Makikita nyo, magla-light brown na yung kulay at medyo crispy yung texture. That means, luto na po yung donut natin. Para po sa iba pang mga kakanin recipes update, huwag pong kalimutan
click subscribe lang po para ma-update kayo. At para sa hindi nakalimot na i-like yung video na to at sa nag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod mga kakuchinato.